guys, welcome back to my channel, and today's video is we're going to do another Brazilian blowout treatment. And syempre, meron tayong isang product na i-review na nagki-claim na meron daw po siyang up to 80% straightening effect. So if you would like to know kung ano yung product na gagamitin natin sa buhok ng ating client, just keep on watching. Just an overview pala dito sa buhok ng ating client. Ang buhok po niya is half na may color, and then yung halfway din pababa is naka-bleach. And as you can see, sobrang dry na po. And based din sa aking analysisyon, yung buhok po niya is medyo manipis na po. So I think it's not really safe na rin para i-process ang rebound sa kanya. But syempre, we will see kung ano yung magiging resulta ng Brazilian blowout treatment na gagamitin natin. So guys, introducing the Ultra Keratin Straight Brazilian Straightening Repair Treatment na merong keratin, protein, and collagen. And ito po yung product na gagamitin natin na nag-claim na meron po siyang up to 80% straightening effect. So titingnan po natin kung ano yung magiging thoughts ko during the application process and kung ano yung magiging resulta nito pagkatapos natin siyang gamitin. So, ang first step po pala natin dito is we have to use a clarifying shampoo, and ang ginamit ko po pala dito is the Max Kera Protein Clarifying Shampoo para mag-open up yung hair cuticles ng ating client bago tayo mag-proceed sa pag-a-apply ng treatment. So, after natin ma-shampoohan yung buhok ng ating client using a clarifying shampoo is we have to blow dry the hair 100%. And then magpo-proceed tayo sa ating next step. By the way guys, ang ginamit ko pala rito is cold settings lamang po as per the instruction na binigay sa akin the time na nakuha ko itong product na to. Alright guys, so nag-start na po akong maglagay ng product sa ating non-metallic bowl para makapag-start ng mag-apply ng treatment sa buhok ng ating client after natin siya ma-blow dry ng 100%. And ang first impression ko sa kanya o yung napansin ko sa kanya, yung consistency ng product is medyo liquidy po siya, and at the same time yung amoy po niya is amoy parang ano po, yung chiclet, ganun po. Alright, so nag-start na po ako mag-apply ng treatment dito sa buhok. And syempre, since this is still a chemical, it should be at least half inch away sa scalp ng ating client to avoid any possible scalp irritation or scalp issues. So habang ina-apply ko naman itong product dito sa buhok ng ating client, mag-start naman tayo sa mga magiging impression ko or mga thoughts ko during the application process. So just like what I mentioned earlier, para siyang amoy chiclet or yung bubble gum. Tapos ang napansin ko din pala dito is napakadali niyang i-apply sa buhok ng ating client since this like a liquid consistency product, and it's very very easy to apply. Tapos ang napansin ko din pala sa kanya is medyo may sting po siya, pero hindi naman po siya ganun katapang. It's still tolerable naman po. So yun guys, section by section, we have to make sure na lahat ng part ng buhok ng ating client is malalagyan ng treatment except sa root area, since just like what I mentioned earlier that this is a chemical. So para makaiwas na tayo sa any possible scalp issues or any irritation, kailangan huwag po na siyang ididikit sa anit ng ating client. So hindi ko na guys pinakita yung buong process ng application, but we have to make sure nga na lahat is malalagyan natin. And syempre after natin siya malagyan, we have to cover it using a shower cap para mas ma-absorb pa ng buhok yung treatment. So guys, we will leave this for about 20 minutes as per the instruction, and then magpo-proceed tayo sa next step after ng ating timer.
Ayun guys, bali after 20 minutes is tinanggal ko na rin yung shower cap and nag-proceed tayo sa ating next step, which is yung pagtutuyo ng buhok. And ang ginamit ko po pala rito is cold settings lamang po. And alam natin medyo matatagalan tayo sa pagtutuyo using cold settings, but syempre, tiyagain na lang po natin. So let's go back naman sa product na ito. Bali napansin ko rin talaga na meron talaga siyang stain habang dinoglow dry ko siya. Pero yun nga, still tolerable naman po, and at the same time, that's normal naman po sa mga typical na Brazilian blowout treatments. So guys, after po natin mag-blow dry yung buhok ng ating client, ito na po yung kinalabasan niya. And as you can see, ang laki po nung naging improvement nung buhok niya. Actually, nagandahan po ako din sa product na to kasi on the spot po, makikita niyo yung resulta during the application process pa lang. So guys, mag-start tayo sa ating final step, which is yung pagsisil ng product using a flat iron. And as per the instruction din sa akin, bali sinabihan ako na this should be at least paper thin section, yung tipong para ka pa rin nagre-rebond. And syempre, during na pagpa-plan siya, dapat meron pa rin siyang tension or kailangan may puwersa pa rin po tayo sa pagpa-plan siya para we have to make sure na mauuna talaga yung buhok ng ating client. Guys, isi-share ko lang po pala sa inyo na kapag nagba-Brazilian blowout kayo, tapos yung mga treatments na ginagamit yung is may straightening effect, may mga purpose din po yung temperature ng plancha na ginagamit natin. So for example, ang target po natin is we have to straighten up the hair, we have to use a higher heat temperature like 200 degrees, but if we're going to repair a particular damage, for example crazy yung buhok ni client at kailangan nating bawasan or i-lessen yung damage, then we have to use a lower heat temperature, which is 160 to 180 degrees Celsius. So guys, just keep on watching until the very end of this video para makita nyo rin yung after wash result niya. However, this is not a video, this is only a picture that came from my client after na mabandawan niya yung buhok niya. So if you would like to see kung ito nga ba ay magiging Kerry Bells or Richie Kells.
So we're finally done on ironing the hair. So as you can see, napakakintab na po ng hair ng ating client. And at the same time, syempre straight pa rin po siya dahil na-plancha po natin. But again, please keep on watching until the very end of this video para makita po ninyo yung magiging after wash result ng ating pagba-Brazilian blowout using the Ultra Keratin Straight Brazilian Blowout Treatment. So guys, for those who would like to try out this product, you can send a message through Facebook dito sa picture na magpapop up sa screen ninyo. And yun nga, try to see it for yourself.